Christ taught his disciples by the lake, on the mountainside, in the fields and groves, where they could look upon the things of nature by which he illustrated his teachings. And as they learned of Christ, they put their knowledge to use by cooperating with him in his work. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa pong napakagandang araw sa bawat isa po sa atin. At nais po namin kayong dalhin sa isa pong bagong topic na ating pong pag-uusapan ngayong araw pong ito. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa panibagong buhay at pag-asa sa pag-ibig na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin, Ama, na sa araw pong ito, kayo po ang gumabay sa bawat isa po sa amin, especially, Panginoon, sa mga taga-subaybay ng Kaalamang Pangkalusugan. Hipuin niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Pagalingin niyo po kami sa amin pong mga karamdaman at higit po sa lahat, tulungan niyo po kami na makasunod sa walong utos ng pangkalusugan. Dalangin din po namin, Ama, ang mga nasa banig ng karamdaman. Tulungan niyo po sila, Ama, na magkaroon po ng lakas ng loob, Panginoon, na makasunod po sa inyo pong new lifestyle, Father God, which is the 8 laws of health. We know, Father God, that you have given this 100 years ago through Mrs. Ellen White, and we are praying, Father, that you convert us, that you reform us, and that you refine us. Thank you so much, Lord God, for everything. We love you so much, Lord God, and we ask all these things in the loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kaibigan, sa araw pong ito, pag-uusapan natin ang isang kaabang-abang na topic na talaga nga namang pinag-uusapan ng lahat, dahil sino ba naman ang ayaw bumata, 'di ba? Sino ba naman yung gustong tumanda? Alam mo, Doc, bago natin simulan 'yon sa atin pong mga manonood, nais namin na bigyan ng daan po yung atin pong mga kaibigan na nagsisend po ng kanilang pong mga komento sa atin pong programa. Alam mo, Doc, meron tayong isang kaibigan, si Brother Leo Pineda, ang sabi niya, "Sister, kapapanood ko lamang po sa inyo ni Doc at nagandahan po ako sa inyong mensahe. I love it." Nako, talaga nga namang may I love it talaga siya. At siya po ay taga Valencia, Bukidnon. At maraming salamat po, Brother Leo Pineda, sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan. At nawa po ay ibahagi niyo rin po ito sa iba niyo pong mga kaibigan. Akala ko nga hindi masyadong may mga nanonood sa atin. Nagpunta ako ng Baguio. Aba, nagulat ako. Talagang marami palang mga viewers doon. Oh, kaya sabi ko nga ay talagang it's time talaga na instead of looking back, but we must look forward to see to it that the health reformation should do it more aggressively. Mm-hmm. Na yung tinatawag na talagang magising talaga yung buong kapaligiran sa bahagi na meron palang ganitong kayamanan na kung pagkaming saan, hindi lang natutuklasan. Yes. At tulad nga ng mga nakaraang last Saturday natin, itong grounding, mm-hmm. Well, syempre, maraming hindi nakakaalam nito. Mm. Kailangan talaga lang na i-remind mo at ipaliwanag yung benepisyo kung ano yung pangangailangan sa bahagi na kung pagkaming saan, nagkakaroon ng karamdaman ng tao dahil lang saan, sa hindi nila alam. Mm-hmm. Kaya it is really a high time kung sakali mang meron tayong mga siyempre, pag pinag-usapan ng pangkalusugan, kumpaka minsan, bagaman diretsuhan tayo magbigay ng ganitong uri ng mga kaalaman, pero sa totoo lang, para sa akin, pagmamahal naman ang dahilan, yes, kung bakit ako naririto. Totoo doon. Kaya kung sakali mang merong, alam naman natin, na talagang iba naman talaga yung mundo natin ngayon, eh saan ka naman makakita na ang diabetes ay parang napaka-ordinaryong sakit na lang. Samantalang nung kapanahon namin eh, sa aming buong baryo, pag may isang nagka-diabetes, swerte ka. Eh bakit ngayon, anywhere ego? Ang marunungkot lang ako, hindi naman nakakahawa yung diabetes. Totoo do. At ang kasagutan lang pala sa ganitong uri ng mga problema sa kalusugan, ay bumalik tayo sa grounding, bumalik tayo sa pagbe-vegetarian, bumalik tayo sa 8 laws of health. Amen, totoo. Alam mo, Doc, nakalimutan ko palang sabihin, no, sa ating pong mga manonood, nung last na mga, yung about grounding natin, tapos yung nababanggit ni Doc ngayon, about diabetes, yung hypertension natin,
way back itong mga 90s, kahit yung mga 1800s, talagang it's 75% na genetics before. Pero ngayon, tapos 25% yung talagang lifestyle natin. But now, it's baligtad na, Doc, which is 75% because of our own habits, our routine, our lifestyle, yung mga kinakain natin, yun yung talagang nagiging rason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga karamdaman. At now, 25% na lang yung talagang epekto nitong genes natin. Mm-hmm. Alam mo, pinapakain ko sa anak ko? Ano to? Sariwang prutas. Amen. Bibili ako ng cherries sa yung mga apple na yan, peras na yan. Bayabas, yes. Yung mga saging, lahat ng mga prutas na yan ang pagkain na dapat na binibigay sa ating mga pamilya. Yes, totoo, Dok. Alam mo, Dok, meron din tayong isang kaibigan, si Brother Rogelio Feliolan Gavina. Ang sabi naman niya ay, "Good PM, ma'am. Lagi po akong nanonood sa YouTube at sa Facebook, aba, sa inyo po ni Dok Tam. At nainganyo po akong mag-vegan. Paano po ba mag-umpisa?" Ay, naku, dali lang. Naku. Binama ko yan eh. Bet mayroon bang maglaga ng saging saba? Hindi, Dok. Amote? Hindi. Oo, may pakarami namang mga magagawa tayo. Kaya masasabi ko na to become a vegetarian is not that hard. Mm-hmm. As long as you are willing. Yes, totoo yun, Dok. No? Saka pwede sila magtanong kung anong gusto nilang itanong. Kasi ano, marami din, Dok, mga katanungan regarding sa ano ba, Dok, yung pwede nating gamitin na yung mga pampalasa. Kasi yung iba kasi, kunyari, dapat ba gumamit pa sila ng mga, yung iba kasi, di ba, hindi pa nila kaya talaga na purong gulay lang. So, yung iba naglalagay sila ng veggie meat, mga ganon. Ito yung tinatawag yung image of the beast. Bakit naman, Dok? Hindi ba, yung ini-image ng American Protestantism, yung first beast. Oh. So ngayon, yung karne, ini-image siya ngayon ng veggie meat. Kaya image of the beast. Grabe naman. May pag-anong talaga, Dok. Parang natakot tuloy ako sa ating pong mga manonood. Kung meron po kayong katanungan, meron po kayong suggested topic or mga komento po. Kung tawagin naman yung transition, mag-message lamang po siyempre, kayo. Siyempre, temporary, hindi mo pa makaya. Dinadaan mo muna sa mga pa-veggie meat. So, ibig sabihin pala, Dok, pag kumakain tayo ng veggie meat tsaka tokwa, image of the beast. Image of the beast. Ibig sabihin, iniimahin mo yung karne. Ayun. Dahil temporary na hindi mo pa kaya. Kaya, oo. Yung pero vegetarian pa rin yan. Bakit? Mm-hmm. Kasi hindi naman meat yun eh. Yes. So, kasi alam niyo po, sa langit po, mga kaibigan, wala pong veggie meat at wala pong tokwa dun. Kaya diba? Kailangan talaga yung bilisan, wag namang tumagal. Mm-hmm. Kasi marami nagbe-vegetarian. Eh, dalawampung taon na, puro image of the beast eh. Oo. Ay, totoo din. Eh, kung vegetarian ka nga, puro tokwa na lang everyday yung kinakain mo. Baka masira yung tinatawag na imahe ng mga vegetarian. Mm-mm. Eh, nung pinaliwanag nga yung mga humaba yung buhay, talagang kung kumain sila ng mga sariwang prutas, yun doon yung binanggit ni Mrs. White sa Testimony Volume 7, 135. Ayun, ako, praise God. Na talagang ang kakainin, more on what you call it, fresh fruits. Kasi sa langit naman talaga, puro fresh ang kakainin natin dyan. Yes, totoo yan. Tayo yung mamimita sa tayo din yung magtatanim no, sa atin pong mga manonood. Alam mo, Dok, sa atin, ano pinag-uusapan itong napakahalaga po no, na atin pong maintindihan, yung grounding nitong two last episodes natin na importante talaga, napakahalaga sa bawat isa sa atin na malaman at bumalik tayo doon sa original na plano ng ating Panginoon, which is yung nature. At yung nature na yun, yun yung magbibigay sa atin ng prevention, ng remedies, yung tinatawag natin na natural remedies, especially sa atin pong mga karamdaman, di ba, Dok? Meron yung akong good news eh. Ano yung good news, Dok? Merong nag-vegetarian, eh hindi alam. Basta alam lang niya, walang karne, walang isda, walang itlog. Vegan ang gusto niya. Mm-hmm. Kalayan ba namang naka 2 weeks, puro saging lang halos ang kinakain? Hala, Dok. Na hinog. Tapos eh, umayat siya na napakaganda ng balat niya. Mm-hmm. At the same time, ang pinaka energy niya yung sabaw ng buko. Mm-hmm. At yung laman ng buko. Ang ganda ng balat nandun. At nung siya nagtatestimony, siguro maganda mapagpatotoo siya. Yes. Isipin mo, ano ba yung nasa saging na yan? Oo. Ano ba yung nasa sabaw ng buko? Nung napag-aralan tungkol dito sa saging nito, ito palang saging nito, ito yung kinakain ng mga unggoy. Mm-hmm. May nakita ka bang unggoy na na-arthritis? Wala, Dok. O nasa hospital at may diabetes? Wala, Dok. Wala. Mm-hmm. Yung pala, nandun yung mga napakaganda pala sa puso yan at saka sa brain. Yes, because it has potassium. O, diba? Lilinaw talaga yung brain mo, yung utak mo. Mm-hmm. Kaya yung gusto mag-fasting, ang sasabihin nila, hindi nila alam kung ano yung kakain nila. Saging lang. Oo. Mga 2 piling na saging, maghapong kainin mo. Mm-hmm.
O kaya kahit anong prutas na gusto nyo po, mga kaibigan. Grabe yung saging. Hindi ko alam na ganun pala yan. Mm-hmm. Kahit tatlong araw lang, saging lang kainin mo, you try it. Yes. You will see. Mm-hmm. And you will prove it for yourself. Totoo. Iba talaga yung epekto ng prutas po, yung natural na pagkain sa ating patawan. Minerals ng sabaw ng buko, saka yung fats ng... Alam mo yung buko, may fats yan. Yes, may complex carbohydrate yan. Mm-hmm. Complex carbohydrate yan. Mm-hmm. May minerals din yan. Meron din tinatawag na vitamina yan. Mm-hmm. At may protein yan. O anong hahanapin mo? Itong saging, magtataka ka bakit whole year round. Uy, totoo, Dok. At pag nagtanim ka ng saging, hindi mo madaling patay. Pinatay mo na nga, tutubo uli eh. Yes, ang kulit. Grabe. Oo. Tapos pag tumubo ka, yung mga suwin niya, maya-maya nagtutubo, pwede mo nang ilipat na naman. Oo. Kaya pala ginawa ng Panginoon yun, dahil ibig na maintindihan ng isang katawan, hindi mahirap mag-vegetarian. Yes. Kaya masasabi ko talaga, ang Pilipinas talagang best talaga tayo. Alam mo, Dok, meron pa tayong isang kaibigan dito sa atin pong ano, last na question for today. Ang sabi niya dito ay, Dok, paano naman po makakapag-vegetarian yung mga nasa island, yung mga nasa isla, yung mga nasa ibang bansa, Dok? Paano naman daw? There's a way. Yeah, totoo, Dok. Kasi pwede din po tayo magtanim. For those friends and brothers and sisters that we have in mga sa mga island po, talagang even in other countries or even here in the Philippines, mas maganda po talaga na magtanim tayo. If kunyari you have time na makabili ng mga yung pwede nang yung itatanim na lang, Dok, talagang magtanim po kayo dun sa island nyo. Kasi iba po talaga kapag yung may sarili tayong aanihin na tinanim natin. Ang tanong sa island ba, wala bang lupa doon? Yun nga, Dok. Eh. Kaya nga sabi ko, ang sagot ko talaga, Dok, kaya gusto din kitang tanungin. Kasi ako, ang sagot ko ay, pwede naman tayo magtanim. At saka hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi even yung ibang mga saging, di ba, Dok, for sure, nung meron kang biniling lupa, for sure, may iba doon, may mga tanim na din, di ba? May mga tanim yan. Yes, kaya talagang we praise God for that because God will provide, especially if we are convicted doon sa pinaniniwalaan natin na if we want to follow the 8 laws of health, if we want to be healthy enough and to follow God's 8 laws of health, He will give us, He will provide everything that we need, and we will live according to His will. Yeah. Diba, Dok? Alam mo, sa totoo lang, nung araw, 30 years ago, kuminsan, may magagaling na magpaliwanan tungkol dyan sa hindi naman kailangan mag-vegetarian. Mm-hmm. Pero ngayon, nung lumawak na yung siyensya, yes, at maraming mga tao, ng mga prominenteng tao yung nakadiskubre, mm-hmm, na talagang maganda talaga ang mag-vegetarian, ay masasabi ko na talagang vindicated na tayo. Amen. Kaya yung mga hindi vegetarian, masasabi ko na talagang mahihirapan na silang, ibig sabihin, itakpan itong liwanag na yan. Yes. Kung baga saan nilalabas talaga yung katotohanan. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko nga, good news yan. Amen. Na hindi naman para pahirapan tayo. O kaya naman ay lumalabas na para bang yung medyo mabigat naman yung bagay na ginagawa nyo. No, hindi na. Napakarami ng vegetarian yun. Yes, totoo po. Alam nyo po sa ating... Magugulat kayo bakit na Adventist karamihan eh, marami na nagbe-vegetarian. Yes, that's true, Dok. Alam mo, sa ating pong mga manonood, ang dami po nating dapat na ipagpasalamat sa Panginoon kasi even though yes we have the we were given the light and that's from the spirit of prophecy from the scriptures and yet tayo mismo yung bulag doon sa katotohanan that God gave us already yung 8 laws of health yung pagiging vegetarian or pagiging vegan but most of the time, yung ibang mga tao pa na wala sa atin pong iglesia, those who are not part of our institution, sila pa mismo yung convicted doon sa light na tayo mismo ay pinagkalooban. At yun yung nakakalungkot, Dok. Yeah. Diba? Yeah, but anyway, naniniwala naman ako na hindi pa huli eh. Mm. So ito yung time talaga na ma-revive o kaya naman yung mapaalalahanin that there's something we can do despite all the things happen in our modern world, that there's a way. Yes. As long as we are willing enough to listen and to open our mind, then we'll have a chance to get better, to recover from that kind of terrible situation of what the people are now undergoing. Yes. And we are actually encouraging all of you to continue listening with our program. And I believe that everybody can possibly start a new beginning. Mm-hmm. It means that hindi pa huli. Yes, lahat tayo may pag-asa pa, may chance pa. Alam mo, pinag-aaralan ko ngayon tungkol sa neuroplasticity at yung power ng brain eh.
Kahit before you die, before a day before you die, eh, pwede pa uling mag-ano yan eh, mag-spark yan eh. Pwede pa talagang makonek yan eh. Mm-hmm. So ibig sabihin, ang brain talaga natin, kaya huling-huling bumibigay yan, kasi gusto ng Panginoon, maalala mo na may God. Yeah, totoo. Kasi doon ang basis kasi ng ano eh, ng pagkatao mo eh. Yes. Kung paano mo alagaan yung brain mo. Mm-hmm. At kung alam mo yung forgiveness, pagka nag-forgive ka at in-all out mo yung pagpapatawad mo na matagal nang nasa damdamin mo, mm-hmm. na siyang nagpapabigat ng pakiramdam mo, alam mo, meron tayong garbage collector. Yes. Nililinis ulit yung brain ng panibago. Mm-mm. Napakagandang topic ito. Oo. Siguro sa mga susunod, pag-uusapan natin ito. Isipin mo, pag pinatawad mo yung isang tao, tinanggal mo na yung tinatawag na negativity. Yes, may peace of mind ka na. Nagkaroon ka ng peace of mind. Yung brain mo magsisimula ng panibago, lilinisin, i-cleansing yan. Mm-hmm. At magpapanibago na naman ng ano yan, ng panibagong normal na brain. Totoo, Dok. At saka alam mo, Dok, iba po yung aura ng isang tao na nagpatawad. Kasi ano siya eh, mayroon siyang positive vibe na maaliwalas yung mukha. Hindi yung parang, ay, nakakalungkot naman. Parang hindi ko siya talaga mapatawad. At patawarin mapatawad, mo rin diba? Ang sarili mo. Ay, totoo minsan yun. Kasi ganito ako niya, nagkamali ka. Maraming beses nagkamali. Parang piling mo sarili mo, hindi na ako worthy. Mm-hmm. I am not worthy anymore. Totoo. Mali rin pala, you must learn also how to forgive yourself. That's true. Kasi hindi lang yun, nagpatawad ka sa iba. At matuto ka rin mananampalataya na pinatawad ka na rin niya. Yes. Alam mo, Dok, gusto kong ibahagi sa atin pong mga manonood itong nasa nakalagay po sa Bible na 1 John 1:9 kung hindi po ako nagkakamali na nakalagay doon na. Paborito mo nga yan. Itong magbabanggit ako tungkol dito. Talagang hindi mo nalilimutan yung ano ngayon. Yung mga, kumbaga sa ano eh, John 3:16 yan eh. Yes, oo, totoo, Dok. Kasi, kumbaga sa kanta naman, My Way. Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, isang napakahalagang bagay na lahat ng mga promises ng ating Panginoon ay meron siyang kaakibat na promise sa atin. Lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, meron siyang kaakibat na pangako mula sa scriptures natin. And I would like to share with you 1 John 1:9 at anong nakalagay doon. Kasi we're talking about forgiveness. Yeah. And ang sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Diba? So ibig sabihin, if God already forgave us, we need to forgive ourselves. If God forgive those other people, kasi all of us eh, lahat ng kasalanan natin, walang kahit yung darling sin natin, lahat yun ay ipapatawad ng Panginoon basta humingi tayo sa ng kapatawaran sa ating Panginoon. If we ask for repentance, if we confess all the sins that we have, ipagpapatawad yun. Yun ang sekreto ni David eh. Yes. The moment nalaman niya nagkamali siya, seryoso talaga siyang humihingi talaga ng tawad agad siya. At hindi niya na binalikan yung kanyang kasalanan. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi if we know that God can change us, if we believe and claim, kasi Mark 11:24 po nakalagay doon, ask, believe, and claim. Parang ABCs yan ng Bible na nakalagay doon na if you ask something, David asked something, Lord, Panginoon, patawarin mo ko. I am asking you to forgive me and I confess everything to you. David claimed already. Yeah. David believed na ang Panginoon patatawarin matindi siya. Matindi yung ano yung kasalanan ni David, pero kaya siguro na record 'yan para huwag tayong humatol. Dahil kung tutuusin lang natin, hindi talaga biro yung mga pinagdaanan niya. Yes. Kahit nga si Solomon eh. Mm-hmm. Para bigyan ng hope na hindi naman lahat ng mga nagkamali o nagkasala ay para bang katapusan na ng mundo nila. Totoo. Ang importante diyan ay maalala nila na mayroong God na talagang sobrang aabutin ka. Yes. Kahit sa kadulun-duluhan ng iyong hininga. Mm-hmm. Ito yung point na sabi ko sa sarili ko, ay meron tayong God talaga na worth talaga na ipagmalaki mo, na merong Panginoon tayo na hindi kayang basta na lamang na baliwalain ng buong mundo. Bakit? Sobra yung pag-ibig na pinahintulot yun na maintindihan. Lalo-lalo na yung nakakaalam ng salita ng Panginoon. Amen. Alam mo, Doc, we're talking about forgiveness, repentance, refinement, and transformation. Ang topic po natin, mga kaibigan, sa araw pong ito ay tungkol sa isang pagbabago din sa ating katawan. And that is stem cell. Doc, pinag-uusapan natin yung transformation ng ating katawan, yung pagbabago, pagre-refine ng ating Panginoon. And this is the reason why our topic today is stem cell. Bakit? Kasi gusto natin ng anti-aging. Yeah. Gusto natin ng mga antioxidants. Marami ngayon gustong
bumata eh. Maraming yes. mga chismis na si ganun-ganun daw nag-stem cell, mm-hmm. kaya humaba yung buhay. Mm-hmm. Pero kung pagka-minsan, siyempre, kailangan din naman nating malaman natin kung ano yung kabuuan nito. Hindi, it's not just one area yes. that we must look at the main subject. So that the moment we have some sort of full understanding in that particular subject, then we are not get easily swayed away mm-hmm. by the wrong talking yes. or wrong teaching. Siyempre, mm-hmm. pag pinag-usapan natin itong regeneration process ng blood natin, siyempre, stem cells to eh. Actually, the moment we get born, yung buong pagkatao, mm-hmm. ay run by stem cells. Ayun. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, kaya we have our own built-in. Oh, yes, meron tayong built-in na stem cell. Kaya pag-uusapan po natin yan ngayong araw pong ito, mga kaibigan. Marami nagpunta raw sa ganung lugar, nagpa-stem cells daw. Yes, eh, gumastos ng million ang binabayaran. Oh. Pamasahe mo na lang pamunta ron. Aba, totoo, Dok. Yeah. Ang tanong, di ba meron tayo stem cell therapy? Yes. Alam mo, Dok, ayan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Kasi most of the time, lagi tayo nakakarinig yung sinasabi ni Dok kanina na naririnig natin, uy, bumata si ganito kasi nagpa-stem cell daw. Yeah. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga advantages at disadvantages, mga kaibigan. Kaya i-ready nyo na po ang inyo pong ballpen at ang inyo pong papel. Kaya ito, from Mayo Clinic, Dok, ang sabi dito, the only cells in your body that make different cell types like blood, bone, and muscle cells, they also repair damaged tissue. Now, stem cells are essential blood cancer and blood disorder treatments. Medical researchers believe stem cells also have the potential to treat many other diseases. Totoo nga naman, di ba? Marami nagpatotoo niyan, Dok. Oh. Pero, alam niyo po ba, mga kaibigan, na ito na, ano, basahin naman natin yung nakalagay sa isang study regarding stem cells nitong May 2023 lang. Anti-aging treatment. Stem cells are a promising potential solution for reversing the visible signs of aging. These special cells have the ability to regenerate damaged tissues and improve overall cellular function, which may lead to a reduction in the appearance of wrinkles and other age-related changes. Totoo nga naman. Yeah. At ito na, itutuloy na natin, Dok. Huwag na natin silang pahirapan. The benefits of stem cell therapy. Treatment of cardiovascular disease, yung sa puso natin, number one. Pangalawa, helps heal incisions and wounds. Ibig sabihin, yung kung meron kang peklat, kung meron kang sugat, madali siyang gagaling. Pangatlo, treatment of neurodegenerative diseases. Itong mga nasa ugat-ugat natin, yung may neurons natin, arteries, mga ganyan-ganyan. Ito pa, autoimmune diseases. O, di ba? Yeah. Yung mga walang kakayanan na magamot, di ba? Magamot. Diba? O kaya naman, sarili mong katawan, inaatake niya. Yun, totoo. Masama yun, anong tawag ko? Nako, talagang... It means they are out of control. Yes. They are not in normal position. State. Mm-hmm. Totoo, yeah. Dok. Ito pa, orthopedic conditions. Ibig sabihin pala, katulad kanina nabanggit sa Mayo Clinic, even the bones, di ba, kailangan ng repair. So ito na, mga kaibigan. We need to share this wonderful quote from the Councils on Diet and Foods. Our artificial civilization is encouraging evils destructive of sound principles. Custom and fashion are at war with nature. The practices they enjoin and the indulgences they foster are steadily lessening both physical and mental strength and bringing upon the race an intolerable burden. Intemperance and crime, diseases and wretchedness are everywhere. Isipin mo, Dok. Ang stem cell pinag-aralan para tayo po ay ano? Bumata. Ang stem cell pinag-aralan kung ito ba'y makakabuti sa ating katawan o hindi. Now, here's a fact. From November 2022, are stem cell safe? Ito, Dok, ang sagot. These unproven, unregulated stem cell treatments carry significant risk. Hindi po kami nagsabi niyan. Kami po ay nagbabasa lamang po, mga kaibigan. The risk range from administration site reactions to dangerous adverse events. For example, injected cells can multiply into inappropriate cell types or even dangerous tumors. For example, lalagyan ka ng stem cell ng tupa.
Uy, totoo yan. Bah, usong-uso yan. Yan ang tanong, adapted kaya ng bad yan? Iisa ka, hindi ba yung plastic sa kabakal, hindi mo pwedeng pagdikitin yes, yan? Yes, totoo doon. Kaya lang talaga. Match sila. Oo, yung ano tawag doon, may tawag sa term ng English doon eh. Yung kailan talaga compatible sila eh. Yun, compatible talaga. Mm. Totoo yun kasi even sa blood typing. Yung English napakaganda eh, kaya kung minsan nawawala sa... It's okay, Doc. Ayan. Mm. So ito pa, Doc. Side effect of stem cell and this is from February 2018. From the time you receive stem cells until engraftment, yung pagkalagay na po sa katawan natin, you may experience side effects including nausea and trouble sleeping. You may also develop skin rashes as well as mucositis. So inflammation ito sa ating pong mga mucus, mga ganyan-ganyan. So I mean sa ano ang tawag dito yung mucosa lining natin. Yeah. Mm-hmm. So which makes it difficult to eat or drink. Isipin mo Duk, mahirapan ka na nagpa-engraft ka na nga, nagpa-engraft ka na, nagpalagay ka na sa katawan mo ng stem cell, tapos yung kailangan pa ng katawan mo na kumain at uminom, madideprive ka pa. Isipin mo yung hirap na yun, Dok. Ito pa, mga kaibigan. Pero hindi yun eh. Ang mabigat dun eh, magkano binabayad? Uy, totoo din yan, Dok. Diba? Mahal. Hindi biro, mga kaibigan. Ito pa po, diarrhea and lack of appetite are also common na mga side effects nitong stem cell. Ito pa, cancer.ca, ang sabi po dyan, ang mga causes ng stem cell ay low blood cell counts. Bakit? You will have low blood cell counts after a stem cell transplant. Kasi tataas yung WBC mo, ang mangyayari ay magfa-fight siya doon sa inflammation, kung ano yung mga sugat na ganyan, puro repair ng repair ng repair. Now, infection. Bakit magkakaroon ng infection? Kasi hiniwa ka, nagkaroon ng engraftment. So, ibig sabihin, Dok, bababa ang ating WBC, which is yun yung lumalaban para sa ating pong infection para hindi tayo magkaroon ng mga problema sa ating pong katawan. Ito pa, mga kaibigan, bleeding. Bakit? Eh, nagpahiwa po tayo, nagpa-engraft tayo. Bababa ngayon yung ating dugo. Pong platelet. Yes. Yung RBC natin. Yes, yung red blood cells natin, bababa siya. So magkakaroon tayo ng kung tawagay, anemia. Yes, that's right, Dok. Mm. Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na GVHD, which is graft versus host disease. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin pala, yung pinagkunan, example, tupa, yung pinagkunan na stem cell, ay ikakabit doon sa host, which is tayo po yun. So, ang mangyayari, kung hindi siya in-accept ng recipient, example, ako yung pasyente. Yung pinagbigyan. Yun yung tinatawag na incompatible. Yun, yung incompatibility na tinatawag, mga kaibigan. Yeah. Ito po ang graft versus host disease. So, isipin mo doon. Ang daming problema. Kaya mula nung actually late 90s, early 2000, ang dami nagtanong sa akin tungkol dito. So, ang ginagawa ko, pinapaliwanag ko yung natural stem cells instead of just undergoing with that kind of instant or what you call it, rapid type of... Decision ng engrafting. And yung rapid introducing something new in your system, which is I believe na hindi pwedeng i-violate or to undergo against the natural procedure, especially the biorhythm or the circadian cycle or the normal ability within the body to heal itself. Mm-hmm. So it means that once you have, for example, kidney disorder or kidney problem or liver disorder, hindi pa pwede mag-regenerate yan kung walang processing. Mm-hmm. Dadaan ka dun sa tinatawag na, di ba pag nagtanim ka ng halaman, papaya, pwede ba magtanim ka ng papaya ngayon, agad-agad kinabukasan may bunga? O hindi ah? Babayubuan mo pa yan. Yes, aalagaan mo muna yun daw. And then after 3 months to 6 months, saka palang mamumunga yan. Ganun yung normal stem cell therapy. Yes. Merong proseso na pagdadaanan. Yeah. Grabe na doon. Karamihan kasi yung mga tao, siyempre gusto nila yung immediate o biglaan. Walang ganun. For example, yung meron kong tinatawag na matagal na panahon na napabayaan mo yung pagkain mo, naging mataas yung acidity ng katawan mo. Siyempre, ang tendency, magkakaroon ka ng dry up o yung mga synovial fluid mo sa mga joints mo. Mm-hmm. Siyempre, mawawala yung mga grasa na yun. Oh. And then, sa kadahilanan na gusto mo agad na makalakad ka, pupunta ka ngayon sa Korea. Oh. Lalagyan nila ngayon ng bakal yan. Totoo do. Pero ang tanong, bakit hindi mo lagyan ng synovial fluid? Mm-mm. At saan ba nakuha? Saan ang gagaling yung synovial fluid? Sa baw ng buko, Dok. Napakarami tayo mga taba ng buko, yes, mga... olive oil. Ayan, lahat na yan. Diba? But anyway, ala naman tayo magagawa. That's the way it is. We are just actually giving up
giving you these kinds of informations para kung dumating may itong mga bagong teknolohiyang yan, medyo maghinay-hinay. Yes, wag tayo yung basta-basta, pabigla-bigla, padalos-dalos tayo sa atin pong mga desisyon. Alam mo ba yung pagkain ng stem cell? Ano, Dok? Pag kumain ka ng hilaw na papaya, stem cell yan. Oy. Stem cell food. Yes, natural. Kasi ito yung compatible. Yun. Ito yung gagamitin ng katawan mo. For example, di ba lagi natin binibigyan ng daan, essential amino acid. Paano magre-repair ang brain kung walang essential fats at walang phenylalanine na nanggagaling doon sa green? Itong phenylalanine, kung gusto mong maging maayos yung takbo ng brain mo, kailangan din ng nutrients niyan. Yes. And one of the best nutrients, ito tinatawag na essential amino acid. Pwede ba mag-repair, mag-stem cell ka na gumanda yung pagpapalit mo ng kidney, pagpapalit mo ng buto, pagpapalit mo ng balat, at pagpapalit mo ng liver kung walang panggagalingan para buuin niya kung ano yung laman noong tinatawag na produkto na design sa pagkagawa sa kanya. For example, isang produkto, bago lagyan ng takip yan, bago selyuhan yan, at bago lagyan ng label yan, sisiguraduhin nila na yung laman niyan, sakto doon sa loob. Totoo. Kung ano dapat yung laman nung nasa loob, dapat yun ang nakalagay na label. Kasi kung lalagyan, hindi mo lalagyan ng laman na tama yung loob ng produkto mo at nilagyan mo ng label na wala naman sa loob, anong tawag dyan? Ay, pandaraya yun to. Yeah. Nanloloko ka. For example, bibigyan mo ngayon yung katawan mo na hindi naman match doon sa... Siyempre, hindi ba meron tinatawag na ano yan, yung pagka... Katulad nga nung binasa mo kanina, nagkakaroon ng tinatawag na rejection. Yes. Yun ang naging cause ng lalong maraming problema. Mm-hmm. For example, ikatlong pabalit ng angel, the three angel messages. Ay nakalagay dun sa produkto na nandun yung peer God. Kaya sa Ecclesiastes 12, 13 and 14, may obedient, ano yun, law of God yun, yung pagsunod. Tapos pinaliwanag ni Miss White, ang ganda yung peer God and give glory. Yung give glory pala, sa Romans 12:1, 1 Corinthians 6:19, 1 10:31, ang daming quotation. Yes. Si Spirit of Prophecy, pinaliwanag, ito pala yung health message. Buo. Na siyang gagamitin during the first angel's message hanggang third angel's message. Yung ikatlong pabalita ng anghel, kaakibat pala ito. Yes. Ingin, nagbigay ka ng pabalita, hindi mo sinala yung produkto na yun. Anong nangyayari? For example, inutusan kita, ibigay mo yung produkto ngayon, kompleto yan. May judgment dyan, may law of God dyan, may law of nature dyan. Ang ginawa mo, namili ka lang. Doon ka lang dun sa mensahe na hindi mo sinama yung... Di ba meron tayong investigative judgment? Yes. Na katalukuyang ang Panginoon doon sa banal sanctuario at tahatulang ka sangayon doon sa unang pabalitang anghel na impure God and give glory to Him. For example, hindi mo ibinigay yung produkto na kumpleto, na buo. Ano kaya sa tingin mo? Eh di kulang ako, Dok. Para kang si mahuhusgahan ako ng kulang ako. Alam mo, si Jonas, nung inutusan ng Panginoon na mangaral, ano nangyari sa kanya? Lumihis siya ng ibang daan. Eh ano nangyari nga nung lumihis? Eh ibinalik siya ng Panginoon. Eh paano nga? Napakahirap nung pagbabalik niya. Oo, Dok. Ikaw ba naman ikulong ka dun sa malaking isda? For example, hindi mo ginagawa yung health message. Tinamaan ka ng cancer. O dapat ba natamaan ka ng cancer? Hindi. Eh nakalagay na, cancer, tumor, and inflammatory diseases are largely caused by meat eating. Less eating. So yung point na, iintayin mo ba na dumaan ka pa rin sa mabibigat? Katulad ng misis ko. Hindi, Dok. E palibasa, hindi namin alam ang vegetarianism during that time. Akala namin normal lang hindi vegetarian. Yes. Kasi ang potluck namin dun sa... Church. Normal lang ang flesh normal eating. Normal lang. O nagkaroon siya ng breast tumor. Ako, hypertension. I was weighing 185 pounds. Dumaan muna kami dun. Na hindi naman dapat na saan ang kaming dumaan doon. Pero naging blessing sa amin. Amen. Alam mo kung bakit. Doon kami nagsimula na nangako na ganun lang pala kadali yan. Yes. Sumunod ka lang sa Ethos of Health, mag-vegetarian ka. Amen. You'll be alright. Amen. And that is good news. Yes, that's really kumisan good news. Mga Adventist, gusto nating dumaan pa tayo. Hindi naman ibig sabihin iniwanan ka ng Panginoon. Totoo doon. Pero gusto mo ba na, paano kung namatay ka? Oo, tapos sisisihin paano mo ang Panginoon. Paano kung kamatay mo, inatake ka sa puso, biglang namatay ka, paano kaya ito? At nung inatake ka sa puso, kumain ka ng bulalo. Ay, mabigat ito. Mm-mm. Maganda na yung
yung maging marangal. Yes. Na tayo hindi makasama doon sa mga nagdadanas ng kahirapan. Totoo do. Na ang kadahilanan, ibang stem cell ang ating binigay. Mm-hmm. Alam mo, Dok, ang ganda ng topic natin kasi sa atin pong mga manonood, lahat po ng ating pinag-aaralan. Gusto ko lang dagdagan ito. Talagang mainit na tala kaya nito. Oh, sige, Dok. Ang maganda sa stem cells, mag-fasting ka. Mm. And that's number one. Oh. Alam mo, unang-unang ipapasting mo. Ano, Dok? Huwag ka kumain ng candy. Oy, totoo yan. Chocolate. Puro matatamis. Ice cream. Naku, ang sarap pa lahat naman yun. Lahat ng mga sugar, iyan na nakakamatay ng stem cell. Naku, mga kaibigan. Tapos gusto mo bumata. Mm. Eh, ginagawa mo acidic ang environment ng katawan mo. Naku, dahil sa asupan. Alam mo, isa pang nakabamatay ng stem cell? Ano, Dok? Alak! Naku, alcohol, mga kaibigan. Grabe yan. Fermented yan, alcohol yan. Mm-mm. Kaya ang mahirap, papa-stem cell ka, papadagdag ka, tapos umiinom ka ng alak. Oh. Anong klaseng tinatawag na benepisyo makukuha mo niya? Wala. Ano pang isang alam pang pampatay ng stem cell? Ano, Dok? Puyat. Naku, Dok, aray ko. Oh, tapos ang stem cell therapy, matulog ka na maaga. Totoo. Huwag kang iinom ng kape, huwag kang iinom ng alak, huwag kang kakain ng mga pagkain junk food. Yan ang stem cell therapy. Tulungan mo yung stem cell mo, i-therapy mo sa maraan na alagaan mo at ibigay mo yung pagkain talagang design doon sa pagkagawa ng Panginoon sa katawan ng tao. Alam mo, and Dok, that's what stem cell all about. Totoo. That's what my simple understanding in that particular subject. Totoo. Buti na lang lumabas sa science. Yes. At saka hindi lang yan. Yung kung ano po yung nababasa natin sa lahat po, sa Spirit of Prophecy, sa Councils on Diet and Foods, sa Healthful Living, sa Ministry of Healing, sa Councils on Health, lahat po yun, nakasulat lahat doon, yung visions na ibinigay ng ating exercise Panginoon. Pala na yun, stem cell therapy yan. Yung yes. Grounding na yan, stem cell therapy oo, yan. Nga, Dok. Kaya, forgiveness, stem cell therapy yan. Totoo, Dok. Talagang lahat po ay interconnected, mga kaibigan. Kaya, ituloy natin, Dok. Alam mo, Dok, parang may gusto kong idagdag dun sa sinabi dagdagan mo lahat. Lang, dahil talagang bato-bato sa langit. Yes, wag po kayo magalit. Oo, at kami po'y nagsasabi ng katotohanan. Kami sa pang number one na kalaban ng stem cell. Ano, Dok? Yung overweights. Oy, totoo yan, Dok. Pag yung sobrang bigat na natin. Sumubra, kasi lumalapot ang dugo. Yes. At pag lumapot ang dugo, damay ang brain. Kaya maraming mga obese na malimutin. Totoo, Dok. At mayroong tinatawag na temperamental. Sa attitude natin, character. Ito yung ating mga lumabas sa pag-aaral. Yes. Hindi, mga doktor ng mga PhD at mga kuturidad ang nagsasabi nito. Kaya nga, ang sabi nga nila, the most, ang tawag nila yung hindi masyadong napapansin, na ang sakit na talagang number one na problem ng buong salibutan, obesity. Tingnan mo yung mga bata ngayon, liit pa lang. Akala nila, Dok, hindi yung sakit. Ang lalaki na yung sakit na talaga, mga kaibigan. Kaya bato-bato sa langit, yung meron mang malalaki ang tiyan dyan, sa mga manunood natin, mahal namin kayo, hindi para patamaan yung iba kasi nagdadamdam. Totoo, Dok. Komo natapat na malaki yung tiyan nila. Akala oo, naman ma. Natin, eh, sadista tayo. Hindi yes. po. Malaki rin ang tiyan ko nung araw. Ano ka? Dumaan din po ako dyan, alam mga nung araw, pagka ako nag-aati ng seminar, tinititigan lagi ako nung nagle-lecture. Sabi niya, papayat ka. Papayat ka. Eh ako na, humble. Totoo sige naman po. Eh. Totoo. Eh alam nga naman, ano magagawa ko? Alam mo ginagawa, ano po ba papayatin ito? Kasi pa talaga problema ko ito eh. Ganito ikaiho. Oo. Basta, if, kasi ano eh, alam mo Dok, ang isang bagay talaga na natutunan ko pagdating po sa atin pong ano, iglesia or sa atin, sa scripture, sa Spirit of Prophecy, is the wonderful example of Jesus Christ. And it is written in Desire of Ages, which is dun po nakasulat, nakatala, yung buhay niya, yung nung nabubuhay pa siya dito. And one of the most special gift na example ng Panginoon sa atin, na ibinigay niya sa atin, ay humility. If we accept the reality that we have a big tummy, that we have malaking tiyan in front of us, kapag tinanggap natin yan, ang Panginoon po ang tutulong sa atin. Ang Panginoon po ang magsasabi sa atin, Gladens, alam mo anak, malaki yung tiyan mo, malaki yung hita mo, malaki lahat sa'yo, pati pisngi mo, malaki. Tinanggap ko po lahat yon. Pero anong gagawin natin? Kailangan nating umaksyon para magkaroon po tayo ng maliit na pisngi, maliit na tiyan, maliit na hita, maliit na braso. Di ba, Dok? Katulad nung binanggit siya, Romans 3.23. Na diretso ang sinabi roon, na lahat tayo,
guilty. Yes. Lahat tayo makasalanan. True. Tanggapin mo makasalanan ka. Mm-mm. Na nangangailangan ka ng tigpagligtas. Yes. Hindi tayo ililigtas sa kasalanan. Totoo. Ililigtas tayo na ang kasalanan ay magkaroon tayo ng kapangyarihan para makawala dyan. Mm-hmm. Dahil ang Panginoong Hesukristo meron siyang power o biyaya para ang isang tao ay makapamuhay na walang bahid ng anumang kamalian. Amen. And that's what the righteous by faith all about. Yes. Ang tawag nga dito, yung tinatawag na sanctification process. Totoo. Lahat tayo, guilty. Oo, wala pong perfecto sa atin, mga kaibigan. And alam mo, Doc, ano pinag-uusapan kasi natin itong stem cell, pinag-uusapan natin ano ba yung natural sa ano hindi? Ano ba din yung stem cell ng brain? Mm-hmm. Ano, Doc? Ang brain natin, ano rin yan, pwede mapalitan niya ng bago. Mm, that's true. We're always, what you call that, reminded, that everything is possible before God. Yes. There's nothing impossible as long as we are willing to cooperate with Him. Mm-hmm. Kaya neuroplasticity, just imagine that. Pag nag-develop ka ng bagong pathway, susupplyan ka ng brain, unlimited ng kakayanan yan. Yes. Kaya pag alam mo yung binabanggit ko lagi, 3 months nagpapalit ang dugo. Oy, yes, that's true. Ibig sabihin, new stem cells to. Accordingly, doon sa kinain bago ang dugo mo. At pag naka-6 na buwan ka, na dire-diretso at hindi ka na lumingon at binalikan pa yung dating paborido po. Mm-hmm. After 6 months, brand new na ang tissue mo. Totoo do. At pag naka-1 year ka ngayon, iba na yung vital parts ng katawan mo, yung organ mo, which include ang brain. Totoo. Kaya sasabihin nila, huli ang lahat, hanggang buhay, may pag-asa. Amen. Alam mo, Doc, saying that, no, sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba, meron po akong isang kakilala na talagang nung nagpa-check po siya ng kanyang colon, alam mo, Doc, hindi siya, ano siya, isa siyang Adventist, yes. Pero, alam niyo po, ang linis po talaga ng bituka at nagulat. Alam mo, senior citizen na ito, Doc. At nung nakita talaga yung kanyang bituka, talagang sabi ng doktor, anong kinakain mo? Anong kinakain mo? Kasi, yung iba na kasing edad niya, may mga polyps, may mga ganun, ganito. Pero alam niyo po mga kaibigan, iba po talaga kapag sinunod po natin ang utos ng Panginoon. Na mag-8 laws of health tayo, sumunod tayo dun sa 8 utos ng pangkalusugan. Because yun po yung magiging isang halimbawa at magiging anong tawag dito, Doc? Yung parang pinakatitignan ng mga tao na, ito, sinunod niya yung 8 laws of health. Kaya ganun siya kalusog. Kaya ganito siya kalakas. Si Doc, kung bakit siya ganun kalakas sa basketball, ay dahil naman iningatan niya ang sarili niya, sinunod niya ang 8 laws of health. Yun ang gusto ng Panginoon para si Daniel. Si Daniel, hinahari ah. Alam mo, pag nagpunta ka sa isang lugar, hari yung kaharap mo, hinain ang kasalamesa, hihiyain mo. Uy, oo nga. Hindi biro yan. Hindi. Sabi nga nila, Doc, may kasabihan na ang salita ng hari ay hindi pwedeng mabali. Hindi pwedeng mabali. Kaya kung medyo mahina-hina ang dibdib mo. Yes. Pero sila convicted talaga. Pinaliwanag nila. Mm-hmm. Hindi ito yung pagkain. Pagkain para sa katawan na binigay ng aming manlalala. Yes. Ipinakita nila, anong ginawa ng Panginoon? Ginay dito mga kabataan ito. Ito yung kailangan natin mga kabataan sa panahon ngayon. Totoo. Katulad ni Daniel, Sadrach, Meshach, and Abednego. Yes. Na talagang tinayuan nila. Hindi sila bumigay. Mm-hmm. Ipinakilala nila. At nang sila ay susunugin na. Yun yung nabigay sa akin ng tinatawag na napaka-laking challenge. Na ganun pala yung conviction na kailangan ng makita ng Panginoon sa mga anak niya. Yes. Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. And this is one of the things that we can ponder upon. In Councils on Health, it says there, I have been shown that the principles that were given us in the early days of the message are as important and should be regarded just as conscientiously today as they were then. There are some who have never followed the light given on the question of diet. It is now time to take the light from under the bushel and let it shine forth in clear, bright rays. Kaya nga sinabi doon sa medical evangelism, let the church arise and shine. Yes. Let every family practice self-denial. Mm-hmm. Doing all they can to improve their own condition. Those who are in the Lord's side should be self-denying and self-sacrificing. Mabigat ito. At the end of the chapter, yung daw hindi nagpa-practice, they'll be left behind. Ay, ng health reform. Yun ang malungkot, Doc, no? Sa atin pong mga manonood, magpalakasan po tayo sa pananampalataya.
magpalakasan po tayo, magdalanginan po tayo, all of us, those who are watching us, share this Kaalamang Pangkalusugan episode, and not only that, even the previous episodes that we have, because hindi lang po kalusugan yung pinag-uusapan natin dito eh. Ano ko lang kasi yung point na may ako napapanood ng mga, hindi naman masasabi natin super, super galing, ano? Pero unaabot sila ng 1 million viewers, 800,000 viewers, 500,000 viewers. Hindi naman sa sinasabi ko na para bang, eh samantalang pinag-usapan natin dito, life and death. Yes. Buhay at kamatayan. Mm-hmm. Kung lahat ng Adventists ay manunood dito, at sasabihin nila yung kapitbahay at kaibigan nila, baka abutin ng milyon yung viewers natin. Ting araw ng Sabado. Yes. Eh why not just work together? Mm-hmm. Ako ngayon, I'm not getting any younger. Masarap naman talagang mag-relax na lang. Mm-hmm. Bakit nandito pa rin ako? Kasi nakikita ko talagang napakahalaga na maintindihan. Ikaw ba, for example, nakita mo yung kapwa mo na naghihirap sa karamdaman? Mm-hmm. Naranasan ko yan. May akong kaibigan, yung open heart surgery. Tatlong araw na lang, nakapila na. Ang ginawa ko agad sa kanya, sabi ko, subukan mo to dahil hindi ganun kadali. Yung biyakin yung dibdib mo. Nilalagari yan, hindi ba? Yes. Eh sabi naman, wala namang mawawala. Tatry niya. After 3 days, hindi na na-operahan. Binigyan ko siya ng tinatawag na katas ng bawang na may lemon. Ginger. At ginger. Mm-hmm. Tapos binigyan ko siya ng calcium magnesium with D3. Mm-hmm. Tapos pinadumi. At binigyan ng mga berding dahon. Ang tanong, kung yun ba'y naoperahan at hindi ko sinabi sa kanya, sa tingin mo, kaya wala akong kapananagutan. Napakarami tayong mga ganyang kaso. Kaya kung pagkamin saan, ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi kanila makalimutan. Yes. Ang ating alaala na may pagkakaloob sa ating mga kapaligiran, yung mga simple things na ating maibabahagi sa ating mga kababayan, ay napakalaking halaga para sa kanila dahil alam natin na sa atin yung tinatawag na ace, na sa atin yung propesya. Mm-hmm. Tayo yung pinagkalooban ng propesya, mm-hmm. na ipinakita yung health, yes. na tayo yung advance, mm-hmm. na talagang dapat tayo natutuwa dahil tayo mayroong ganitong uri ng katotohanan. Because we are God's ambassadors. Yeah. Alam mo, Doc, ang sarap isipin, no, sa atin pong mga manonood. Kami ni Doc, dito po sa, ano, sa team ng Kaalamang Pangkalusugan, hindi po biro ang mga episodes na pinagdadaanan namin kasi bawat episode, alam namin, ako po personally, ano, mahirap po talaga, pero personally, alam namin na accountable po kami sa lahat ng amin pong sinasabi. At hindi po yun biro because we continuously ask for the Lord's guidance, for the Holy Spirit's empowerment and guidance na siya po, sila, na sila po ng Panginoon, ang Panginoon at ang Banal na Espiritu, yung mag-guide sa amin na yung sasabihin namin ay talagang yun yung katotohanan. At ito pong sinasabi natin na natural stem cells at itong yung sinasabi natin na graft and grafting na stem cell na kinaaaliwan ng marami, especially yung mga gusto pong magpabata, yung mga gustong makaranas ng hindi nang wala ng sakit or wala walang, ng karamdaman. Walang hard part, yung walang pagdadaan ng gusto nila, instant. Yes. Yung basta gumanda yung pakaramdam mo, lumusog ka, mm-hmm. bumata ka, mm-hmm. na wala kang proseso. Yes. Walang ganun, to be honest. Sa aking pananaw, yes. Ayoko namang i-down yung baka nga sakaling yes. meron silang kasi alam. Kasi iba din tayo ng siyempre, view. Pero ang point ko dito, hindi ganun ang body. Mm-hmm. Magkasugat ka nga, mag-iintay ka. Yes, totoo, Doc. Yeah. And also, no, sa atin pong mga manonood, this is the time na hindi na pa tayo nag-waste. This is the time na kailangan kung ano yung binigay sa atin katulad yan sa Three Angels message about the Sabbath, about the 8 laws of health. We need to do it now. We need to share it. Share the Kaalamang Pangkalusugan episodes because all of us are accountable. All of us are accountable sa atin pong sarili, hindi po sa kapitbahay natin or anything or anyone, pero yung pagkatao natin because this is the temple of the Holy Spirit, diba, Doc? Naantangin lamang nakasagutan ay ipakilala natin na nasa atin yung tinatawag na sikreto, mm-hmm. na huwag nating ipagkait sa mga kinaukulan. That's right. And I am actually encouraging all of you there who are watching Kaalamang Pangkalusugan that we must stand faithfully and be able to do the work. Mm-hmm. Nothing personal, but one thing that I know,
that God is coming very, very soon. Amen. And we have no time to waste. That's right. Bakit din natin abutin ng highways and byways? Total naman, may social media na. Yes. Bakit hindi natin ikalat itong kaalaman pang kalusugan? At kung mapapanood nila itong mga simpleng sikreto ng simpleng kapamaraanan, ako'y naniniwala na napakalaking tulong sa bawat mamamayan na nag-iintay ng tamang kasagutan sa matagal na panahon na kanilang hinahanap na makalaya sila dito sa kapamaraanan ng kaaway. Amen. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, we would like to share with you counsels on diet and foods. And it says there, if we would elevate the moral standard in any country where we may be called to go, we must begin by correcting their physical habits. Virtue of character depends upon the right action of the powers of the mind and body. Yun yung ginawa ng Panginoon eh. Inuuna niya munang ayusin yung mga maling habit, yes, ng tao. Mm-hmm. Kasi merong relasyon yan kung paano mabuo yung tamang kaisipan, mm-hmm, at tamang pag-ugali. Mm-hmm. Kaya ito yung nakita kong isang ministeryo na kahit anong ganda ng pagtuturo mo, mm-hmm, pero hindi mo naman binibigyan ng daan na may ituro yung pinanggagalingan ng karamdaman, lahat ng bagay mababaliwala lang. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, before tayo mag-end, no, kasi meron pa tayong mga hindi na-discuss, mga kaibigan, na mga effects, yung mga negative effects nitong stem cell na talagang pinag-uusapan natin. Kasi pag minsan sasabihin natin, dahil sa katandaan, yes, that's right, yung even sa cataract, yung sa mata natin, alam niyo po ba, mga kaibigan, na yung meron tayong eye problems na makukuha din sa atin pong pag nag-undergo po tayo ng stem cell. So, yung cataract na yan, it's ocular GVHD, which is yung graft versus host disease, which is yung mga bagay na ito talaga ay makakaapekto sa atin pong katawan, sa atin pong mata, sa atin pong bladder, yung pag-ihi natin, Dok, yung mga muscle natin, yung bladder walls, lahat yun ay maaapektuhan yung atin pong katawan, especially yung atin pong brain. Kasi yung central nervous system po natin, mga kaibigan, anong mangyayari sa atin? Magkakaroon tayo ng yung lagi na yes, ayan. Ano pa, Dok? Yung hindi tayo makapag-concentrate. Yung memory loss, yung hindi maalala. Yung totoo, Dok. Tapos nagkakaroon tayo ng problema sa example. Meron akong tinuro kay Dok, tapos hindi niya talaga magets, hindi niya matutunan kung ano yung tinuro ko sa kanya. May mga ganun pong mga lapses na kapag nag-undergo po tayo nitong stem cell. Also, confusion and disorientation, 'di ba? Para kang feeling, yeah, mo parang matanda ka na, senior na, no? Parang ganun. And also, loss of balance and fine motor control. Kasi nasa brain po lahat 'yan. Ito yung controlling system natin. That's why yeah, ang we ating need to take one dito na binibigyan ng daan, yung we have to look at the main cause. Yes. It's not just something that we want something right away without even seeing ourselves first. Mm-hmm. It means that alamin mo muna anong pagkukulang mo sa katawan mo. Totoo, Dok. Bakit nagkaroon ka ng problema na ganito? Kaya mayroong study tungkol dito sa tinatawag na anti-aging o yung how to reverse the aging process. Mm-hmm. Yung may kinalaman dun sa telomere. Mm-hmm. Napatunayan na ang telomere natin, pag kinunong ka ng dugo, nakikita nila kung mahaba yung buhay mo o maiksi. Ang sabi nga nila, pag daw yung itsura mo ay mukhang bata sa edad mo, mm-hmm, mahabang buhay mo. Oh. At kung ang katawan mo naman ay matanda yung itsura mo pero bata ang edad mo, mm-hmm, ibig sabihin maiksi yung buhay mo. Pero ang good news ito, ano, Dok? Nababago yung telomere. Yun, ito na nga yung stem cell. Ayan. At natural stem cell, mga, yeah, kaibigan. Ito pa, Dok, no, tapusin natin ito, Dok, kasi alam niyo po marami pa po ito, mga kaibigan. Yung thyroid problems natin, which is yung hypothyroidism, which is yung thyroid natin does not make enough thyroid hormone. At ang mga symptoms nito ay yung fatigue, weight gain, tumataba tayo, may hair loss, brittle, ibig sabihin nagiging marupok yung nails natin, dry skin, at feeling cold, ibig sabihin madali tayong ginawin. At ito pa, developmental problems, especially po sa atin pong mga maliliit na bata, kasi meron din po tayo mga cases na even yung mga bata ay nag-undergo na rin po ng stem cell therapy. Katulad po nitong hypothalamus natin. Ano ba yung hypothalamus natin? It is located in the brain. And it controls the hormone production, the water balance, the body temperature, and other activities in the body related to metabolism. So, ibig sabihin, pati yung pagkain natin, mga kaibigan, naaapektuhan nito pong stem cell na to. At ito pa, Dok, ang pinakamalungkot sa lahat, fertility problems, which is ang naaapektuhan po most commonly ay yung mga babae.
nakakalungkot isipin na hindi po kasi natin alam because we are not well read, hindi tayo magre-research muna ganito, basta kung ano lang sinabi sa atin. That's why we have second opinion, third opinion, kasi we need to pray. We need to ask the Lord's guidance, the wisdom from God, para malaman natin, para ma-discern natin, just like Daniel and his friends, just like Job, di ba? Even though na nagkasala si Job, anong nangyari? Bumalik siya sa Panginoon. Yeah. At Panginoon mismo yung nagsabi, anak, sino ba ang naglalang ng langit at lupa? Sino ba ang naglabas sa'yo dito sa lupa? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lahat ng mga tinatangkilik mo? Yun po ang isang mga bagay na dapat po nating itanong sa atin pong sarili, because we have the normal or the natural stem cell, and that is yung binigay po sa atin ng kapeligiran, ang ating kalusugan. Yes. Ingatan ang ating natural stem cell. Mm-hmm. Ingatan ang buong pangangatawan at magawa natin ng bahagi sangayon sa kanyang kalooban. Yes, thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, sa atin pong pagtatapos, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Testimonies for the Church. God's people are to advance in straightforward lines to impress the hearts of those who are seeking for truth, who desire to act their part aright in this intensely earnest age. We are to present the principles of health reform before the people, doing all in our power to lead men and women to see the necessity of these principles and to practice them. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam. Ama namin Diyos na nasa mga langit, punong-puno po ng katuwaan, kaligayahan, ang aming mga puso at kaisipan, na patuloy niyo kaming binibiyayaan ng mga liwanag at katotohanan na siya nagbibigay sa amin ng pagpapaalala na napakalaki ng aming utang na loob sa Diyos na nagbigay ng buhay. Na huwag naming sarilinin, Panginoon, at aming ipakilala ang magandang pabalita, hindi lang pangkalusugan, kundi pabalitang muli kayong darating sa sanlibutan upang kami na lahat ng inyong mga anak ay magkaroon ng karapatan na salubungin kayo sa alapaak ng mga langit. Tulungan kami lahat at tagpalain lahat ng mga nakikinig. Lahat kami, Panginoon, ay may kani-kaniyang journey at pinagdadaanan sa buhay, hindi lang sa maling kapamaraanan ng pagkain, kundi sa aming mga nakasanayang maling habit ng aming buhay. Bigyan kami, Panginoon, lahat ng kapangyarihan, dahil lahat kami nangangailangan ng inyong biyaya na makalaya kami, hindi lang sa banig ng karamdaman, kundi sa banig ng kasalanan na patuloy na umaalipin sa aming mga buhay. Tulungan kami, Panginoon, talikuran namin ang takbo ng sanlibutan. At lagi naming isipin, Panginoon, na nasa inyo lang ng mga kamay ang aming pagtatagumpay, na hindi namin makakaya, Panginoon, na ito ay aming mapaglabanan kung walang tulong ng Banal na Espiritu na siyang aakay sa amin upang kaming lahat ay makaranas ng tinatawag na blessing na nanggagaling sa kaitaasan, na kami ay magliwanag at makita ang buhay ng aming manlalang. Patawad lahat sa amin ng aming pagkukulang, at patawarin din kami sa aming napakaraming mga kahinaan, at pagpalain kami, hindi lang itong mga nagsisipanguna sa programa ng Hope Channel, kundi ang kabuuan ng buong iglesia sa buong sanlibutan, na maipakilala namin sa aming mga minamahal na mga kababayan at mga tao sa buong sanlibutan, na tayong lahat ay nililang ng Diyos at tayong lahat ay may karapatan na tumanggap sa kaligtasan na kanyang ibinibigay sa mga taong tatanggap at magmamahal sa ating Panginoon na lumalang ng sanlibutan. Maraming pong salamat, Ama, at muli niyo kaming patuloy na samahan at pagkalooban ng kapangyarihan, na lahat ng bagay ay isa sa alang-alang namin, na kung wala ang inyong presensya ay hindi namin ito makakayanan. Maraming pong salamat, Ama, sa pagtungay at pagdinig sa aming kahilingan, sa pangalan po ng aming manlalalang, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, muli po ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagsubaybay at pagsama po sa amin. At nawa po ay samahan niyo po kami muli alas 4 pa rin po ng hapon tuwing Sabado dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito pong muli si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.